Ready? So let's all hear it from the best man. So Mr. Kenneth, join in. Please proceed. Magandang gabi po sa ating lahat. Kuya, alam ko, halos lahat ng tao dito, sangayon na mabait ka. Matalino, responsabling anak, responsabling kapatid, matulungin sa kapwa, tapat, hindi manluloko, hindi ka nanakawan. Kaya po sa darating na Mayo, huwag yung palitipunan sa balota. King Jerome Manlapa sa Senado. Hindi, joke lang po, baka hanapin niyo yung pangalan. Pero di nila alam yung totoong backstory mo. Bakit ka ganyan ngayon? Alam niyo, ma-share ko lang. Nung bata itong si Kuya, kakaiba mga iniinom niyan. Ay, alam ko. Na isang araw, walang nagulat si Mami. Parang galing siyang labahan. Nakita niya si Kuya, hawak-hawak na yung leg niya. Tapos maduwal-duwal, parang sabi ni Mami, taranta si Mami. Sabi, ano nangyayari sa'yo? Sabi ni Kuya, ininom ko to. Alam niya kung ano yung ininom niya. Tinawag niya yung bote ng Sunrox. Yun yung ininom niya. Sabi niya kami, bakit mo ininom yan? Sabi niya, ininom niya kasi nauuhaw daw siya. Tapos wala siyang makitang tubig. Kaya Sunrox yung ininom niya. Pero buti naman, walang masamang nangyari sa'yo. Eto ka ngayon, yung batang dati umiinom ng Sunrox. Ang mabait naman yan, kaya minsan makikita mo sa kanya yung side effect ng Sunrox. Pero kidding aside, hindi ko lang sasabi sa'yo ito, Kuya. Pero sobrang idol kita. Bata pa lang tayo nung nag-aaral pa tayo. Di mo lang alam pero idol na idol kita. Kasi galing mo sa lahat ng bagay. Academics, sports, yan, sa computer games, sa Dota. Yan, ikaw nagturo sa akin mag-Dota. Kaya ngayon, adik ako sa ML ng Dota. Ano eh, nasa ina lahat, ikaw na talaga the best ka. Ang dami kong magagandang sinabi ko sa'yo. Buhat na buhat ka sa akin, kaya iwanan mo na sa akin yung pabango mo tsaka sa patos. Kay Ate Joy naman, hello Ate Joy. You look amazing tonight. Alam mo, noong unang kinakwento ka ni Kuya sa amin, inis na inis yan sa'yo. Hindi pa kayo nagkakagastuhan ito, ha? Lagi niya kasing kinakwento sa amin tuwing kumakain kami na may katrabaho daw siya sa ospital na lagi siyang tinatarayan. Battery na battery plan kasi hindi niya daw alam ano yung nagawa niya, bakit ang sumit mo sa kanya. Para daw kayong asot pusa dati. Then after ilang months, nagulat kami na yung kinukwento niya ang trabaho na lagi siyang sinusumilan na magiging girlfriend niya bala. Hanap, di ba? Lakas makawattpad ng love story niya. From enemies to lovers, niya, from asot pusa to lovebirds. Sana ko rin. Pero yun, Ate Joy, thank you for coming into my Kuya's life. Ngayon pa lang nakita na ganito kasi si Kuya. Kitang-kita naman sa mata niya, blooming. Tamang-tama yung Joy sa pangalan mo kasi totoong ligaya yung dala mo kay Kuya. Huwag ka mag-alala, Ate Joy, kasi malunong naman yan si Kuya sa mga gawain bahay. Magluto, magsaing, maglaba, magplansya lang. Isa lang magiging problema mo dyan kasi napakaligod ng matulog. So itatali mo na lang yun sa gabi para makatulog ka. Ito last na Ate Joy. Alam mo naman, mahal na mahal ka ng pamilya. Yan sila Mami, sila Daddy, si CJ. Sayang wala siya dito. Sila Nanay, Tito Wien, Tito Icha. Ang dami namin nagmamahal sa'yo. Ayan, so Ate Joy, with open arms I say, welcome to the family. Congrats, congrats. Okay, best man for the closing, so please lead us for the toast. And so everyone, can you all raise your glasses for newlyweds? So more blessings in life, happiness and success. To him and Joy, cheers! Cheers, come on! Alright, that's the beginning of something really great and beautiful for Kim and Joy. And those were the stories from the best man, Kenneth Joy. Maraming salamat. For some point of revelation, yeah. Okay, so keep in the